We'll be reading here several verses. Ephesians chapter 5, verses 1 to 10. Okay, and let's read this responsively. I'll be reading verse number 1. It says here, "Be ye therefore followers of God as dear children." But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints. For this ye know, that no whoremonger, no unclean person, nor covetous man who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Be not ye therefore partakers with them. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Altogether, proving what is acceptable unto the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, we are very thankful that we are all here. Thank you, Lord, for the privilege that you have given us to once again worship you in spirit and truth. Salamat, Panginoon, sa mga unang mensahe na aming po narinig na at naging pagpapala sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit niyo, pagpapalain niyo po ang aming pastor. He's not here, Lord, but we are praying, Lord, na ginagamit niyo po siya, saan man po siya naroon. Hindi po, Panginoon, ang mga kapatira namin na hindi po namin kasama ngayong oras na to. Ano man po ang kanilang kadahilanan, Panginoon, kayo po nakakabatid. Ngunit, Panginoon, kami po ay nananalangin that they will prioritize you every day of their lives, Panginoon. Ingatan niyo po, even Brother June and Sister Chona, until they come back here at makasama po namin sa ganitong uri ng gawain. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin. Sa lahat po ng bagay na nangyayari, alam po namin na kayo po ay may layunin. Alam po namin na ito po ay para po sa inyo pong kalwalatian, Panginoon. At patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon, at paunawa mga bagay na ito sa aming buhay. Palaan niyo po ang aming pag-aaralan ngayong hapong ito. Maging blessing sa bawat isa sa amin. At patuloy niyo po akong pagpalain, Panginoon, as I deliver this message. All these things I ask, Lord. In Jesus' name I pray, amen. So, allow me to deliver to you the message entitled, Our Walk with the Lord. Ang paglakad natin sa Diyos. Actually, yung mga points po dito, this will cover 4 chapters of the book of Ephesians, but I'd like to get the main yung pag-aaralan po natin sa chapter 5. But then let's have this verse by verse first. Okay, verse number 1, be therefore followers of God as dear children. Now Paul is beseeching here that we should be God's follower as dear children. Hindi lamang po tayo sinabihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na tayo po ay maging tagasunod ni Kristo. Sinasabi po dito that we should be followers of God as dear children. Now, the word dear is somehow associated with the word please. For example, if I say, Army is my dear wife, it means hindi ko lamang siya asawa, but she is the kind of wife who pleases me. Now, the question is this, how do we serve the Lord? Are we serve the Lord just because we're just following Him? Or are we following Him in a way that we are also pleasing Him? Kaya ito yung command ni Apostle Pablo. This is what he is beseeching to us. That we should not only be followers of God, but also we should be children of God whom He pleases. Na nakakalugod sa Kanya. Verse number 2, it says here, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering, and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Now, it is good to follow Christ and please Him. Madaling sumunod sa Diyos. Sabi nga, ang unang paraan ng pagsunod ay pag-undergo ng baptism. Madaling sumunod sa Diyos, madali yung araw-araw pumunta ka dito, madali yung araw-araw nagbabasa ka ng Biblia. But then, how are you doing all of these things? Paano mo ginagawa ang mga bagay na to? Sinasabi dito that we should walk in love. Anumang bagay should always be motivated by love.
Kasi kung tayo hindi na motivated ng love isang araw, titigil tayo sa paggawa. Kaya nga, sa mag-asawa, it should be always love and commitment. Sa center ng kanilang relasyon. Why? Because kapag tinignan mo yung kapintasan ng asawa mo, madami ka makikita. Sabihin mo, kahit ano pang pagkaganda ng asawa mo, kahit ano pang pagkabuti niyan, kahit ano pang magagandang karakteristik meron niyang asawa mo, balang araw mananawa ka. Pero but because you have love, then you will fulfill whatever commitment you have with that person. Kaya nga sinasabi ng Biblia dito that we should walk in love. Our obedience must be based on love. Our service must be based on love. We can only please God when we do things out of love. Yun lamang. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, for the love of Christ constraineth me. Ang pag-ibig ng Diyos ang pumipilit sa akin. Alam mo, looking back to Apostle Paul's life, considering what he went through sa ministry, I believe na pwede na maging rason yun for him to stop. But he did not. Why? Because he was motivated by love. Sometimes we will be discouraged sa ginagawa natin. Sometimes we will be dismayed, disheartened. We will feel down. Sometimes we will get offended. But because of love towards God, then we will keep on running. We will keep on pressing on. We will keep on aiming high. And we will keep doing the things of God. Why? Because we are motivated by love. Alam mo, ang taong nagmamahal, hindi mo pwedeng pigilan yan. Kahit may curfew, tatakas at tatakas yan, makita mo lamang ang iniibig mo. Bakit? Kasi motivated ka ng love. Verse number three. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. Now, lagi ko sinasabi sa atin, kung titingin ang tao sa atin, ano kaya ang pwedeng sabihin sa atin ng tao? Kung maririnig ang pangalan mo, halimbawa Cedric, pagsigawan mo sa buong Shimrip, ano kaya ang unang papasok sa isipan ng tao? Kung ipagsigawan mo ang pangalang Mon all throughout this city, ano kaya ang iisipin ng tao? Ano kaya ang impression na unang tatatak sa isipan ng tao? Why? Because here we will see here, yung beseech ni Paul, that but fornication and all uncleanness and covetousness, let it not be once named among you. Not even once. Ito yung pinamamanhik ni Apostle Pablo, na sana hindi ang mga bagay na ito ang maipangalan sa atin. Na sana hindi tayo makilala dahil sa mga bagay na ito. Na sana hindi tayo ma-identify dahil sa mga bagay na ito. Why? Because we are God's saints. And so the saints of God represent God. Kaya nga ako naniniwala, mga kapatid, na ang totoong pagbabago should be with those people na talagang tumanggap sa Panginoon at nagsisi ng kanilang kasalanan. Unless otherwise na walang makikitang pagsisisi o walang makikitang pagbabago ng buhay sa sarili mo, baka hindi ka ligtas. Why? Kasi yun lang naman talaga ang marka na pwedeng makita ng mga tao sa atin, that we are different. Ano pang sinabi dito? Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Verse number 5. Ito yung warning ni Apostle Paul. For this you know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man who is an idolater hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So yung mga taong doers ng ganitong bagay, basically and literally, hindi talaga tumangaligtas na tao. Why? Because these are people who don't have any inheritance in the kingdom of God. Kaya nga mga kapatid, we should always be sensitive enough kung anong uring buhay ang pinapamuhay natin. Do we have the mark of Christ? Do we have these marks of being a true Christian? Madali mag-long sleeve every Sunday. Madali mag-necktie. Madali mag-Sunday dress. Madali mag-bit-bit ng Biblia. We can do all of these things. Pero yung buhay, at the end of the day, yun ang tatanungin sa atin. Anong buhay ang pinamuhay mo? Anong buhay ang pinakita mo sa ibang tao? Hindi ka magpapakita ng tamang buhay dahil gusto mo magpapaimbabaw. Dahil gusto mo magyabang.
Pinapakita mo yung buhay mo na maayos sapagkat gusto mong sabihin sa ibang tao na mayroong Kristong bumago sa buhay mo. Verse number 6, let no man deceive you with vain words. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. 7, be not ye therefore partakers with them. Ni ang maging pasyaming partakers, yung bang pakikihalubilo, yung bang being identified with these people. Neither be not ye therefore partakers with them. For what reason? Verse number 8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. This is what preacher Alex preached a while ago, that we are not anymore in the darkness. Bagamat ang kulay natin is dark, pero we are not anymore in the darkness. Why? Because we are now in the light. And that light is none other than the Lord. And that light means that we know that we have this Savior who can change life. Kaya nga yung kabanalan dapat makita lagi sa atin eh. Kasi kung hindi, baka hindi talaga tayo totoong ligtas. Verse number 4, kaya iwasin natin yung mga foolish talking, yung jesting, yung mga pagbibiro na walang kabuluhan, yung ba makapagpatawa ka lang, pero gumamit ka ng mga bagay na malalaswa, na madudumi. Magiging maingat tayo sa mga bagay na ito. Why? Because verse number 8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Verse number 9, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Now, kung ikaw ay totoong ligtas, then you have goodness. Merong kabutihang dapat makita sa iyo. Hindi lamang kabutihan, dapat katwiran, righteousness. Lagi nga sinasabi ni Ninong Alex dito that we are not perfect, but hey, we can live a righteous life. We can live a righteous life. Not only goodness and righteousness, we should also live in the truth. Kung alam mo ang katotohanan, then you will not live in darkness. Hindi ka mamumuhay sa kamalian. Why? Kasi alam mo yung katotohanan. It is just a matter of application. It is just a matter of how are you going to apply all of these things. Verse number 10, proving what is acceptable unto the Lord. Proving what is acceptable unto the Lord. Now, today, I'd like to speak on the subject of our walk with the Lord. Yung paglakad natin sa Diyos. The Bible says in verse number 10, proving what is acceptable unto the Lord. Now, if I may ask you this afternoon, how's our walk with the Lord? Kamusta ang paglakad mo sa Diyos? Perhaps some would say, I read my Bible. Perhaps some would say, I regularly pray. Perhaps some would say, I faithfully do my ministry. Or I regularly attend all church services. Well, glory to God. If you're doing all of these things, but let me remind you that there's a big difference between doing things just because you get used to it. Yung bang nakasanayan mo na lang. Babasa ka ng Biblia dahil nakasanayan mo na lang. Nagpe-pray ka dahil nakasanayan mo lang. Anyway, yan din naman tayong pinagalingan natin sa Katoliko eh. Nananalangin rin naman tayo eh. So there's a difference between doing things just because you get used to it and doing things because you're walking with the Lord. Iba yung nakasanayan mo, kaya mo ginagawa, kesa yung ginagawa mo sapagkat alam mong lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Now, ito ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Now, we normally think of one's walk as their means of locomotion or how they move from one place to another. Now, but today, we will not talk about literally walk. Hindi yung literal na paglakad. When we say walk, in the book of Ephesians, it talks about how people or how these Christians live their lives. Kung papaanong yung buhay nila ay ipinamuhay nila sa kabila ng... Mamaya, makikita po natin yan. Our walk is something that develops early in our lives. Usually, siguro bago mag-approach ng one-year-old, saka natututo ang batang maglakad. Tama po ba ako? Or between 1 to 2 years old, tututo ang bata. At ang paglakad is something that is being learned, natututunan. Yung pagdede, normal yan, instinct ng bata yan. Yung pag-iyak, instinct ng bata yan. Pero yung paglakad is something na natututunan ng bata. Kaya nga, ang bata, tinuturuan niya lumakad. Tinutulungan niya lumakad sapagkat hindi pa niyan kaya. Now, however, there is another sense in which this word
walk is used. It can also refer to a person's walk of life. That is, what they do with their life and how they live their life can be described as their walk. In the book of Ephesians, Paul uses the word walk 6 times. Each time he does, he uses it in the sense of one's conduct or manner of living. Pag ginagamit ni Apostle Paul ang salitang paglakad, ito ay tumutukoy sa ating conduct, sa ating character, or sa ating manner ng living, ng ating pamumuhay. He is writing to these Ephesians believers to show them how they are to live their lives as they pass through this world as pilgrims and strangers. Now, mga kapatid, in 1 Peter, we were reminded there that we are not residents of this world. We are not citizens of this world. The Bible describes us that we are only strangers and pilgrims of this world. Now, this world is not our home. Malinaw po yan, mga kapatid. And so, dahil ang mundong ito ay hindi natin totoong tahanan, dahil ang mundong ito ay mundo lamang ng paglalakbay, so this life must be used for the glory of God. Dahil ang buhay na to ay hindi lamang para dito. May buhay sa langit na kung saan doon natin makakasama ang Diyos magpakailan-kailan paman. Pero ang sinasabi dito, mga kapatid, that we should make our life count before the Lord. Kasi meron lang isang buhay na ipinagtiwala sa atin ng Diyos. At binuhay ka ng Diyos for a purpose. Binuhay ka ng Diyos for a purpose. Hindi ka lamang binuhay ng Diyos, iniligtas ka ng Diyos for a purpose. Laging sa lahat ng bagay na nangyari sa iyo, may layunin ng Diyos. God has always a purpose for each and every one of us. He is writing to teach them how they are to live their lives. Now, I want to touch briefly on each of these 6 verses this evening. I believe what Paul told these believers 2,000 years ago is still valid today. Kung ano yung sinabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Ephesians by this time is still valid today and can still be applied today. Now, let's go to the first walk. Hindi natin pag-aaralan yung mga tsunami walk, ha? Ano pa ba yung mga walk-walk-walk na yun? Walk-walk-walk in the light. Hindi natin pag-aaralan yun. Catwalk, yung mga ganun, ha? Pag-aaralan natin yung mga paglakad na ginawa ng mga taga-Ephesians. Ephesians chapter 2. Very familiar verse. Verses 8-9. Basahin po natin. It says here, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." The first walk na gusto kong talakay natin dito is the working walk. The working walk. While we are not saved by our good works, we are saved to work. Kapatid, hindi tayo naligtas dahil tayo ay gumawa ng mabuti. Amen? Gagawa tayo ng mabuti sapagkat tayo'y iniligtas. Our way of salvation is not through our works, but the manifestation of salvation is through works. Malinaw po yan. No amount of good works can produce salvation. Kahit ano pang pagkabuti mo, kahit ano pang pagkatuwid mo, sa harapan ng Diyos, makasalanan ka, makasalanan ako. Kahit ano pang penitensya ang gawin mo, kahit pa lumuhod ka, simula sa pintuan ng simbahan papunta sa altar at manalangin, daladala ang rosaryo, hindi ka maliligtas. Why? Because no amount of good works can produce salvation, but salvation will produce a limitless number of good works. Salvation will produce a limitless number of good works. Kaya mga kapatid, yung bunga ng kaligtasan ay napakahalaga. Yung bunga ng kaligtasan ay napakahalaga. God has saved us to serve. And He has prepared the works which we are to do as we pass through this life. He has a special assignment for each person He saves. 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11. Let us see why the Lord saved us, but the manifestation of the Spirit. Sino yung may mga taong may mga espiritu? Ito yung mga taong ligtas, is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit.
to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another the prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all this worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will. So iniligtas tayo ng Diyos for a purpose. Here in 1 Corinthians chapter 12, we will see there kung ano yung mga category na ibinigay sa atin ng Diyos kung saang ministry tayo pwedeng magamit niya. That's why, kapatid, yung paggawa, hindi upang maligtas, kundi yung paggawa dahil ikaw ay ligtas na ay napakahalagang bagay. Minsan, nakakalungkot. Ang galing-galing natin gumawa sa secular na bagay. Pero pagdating sa Diyos, parang hirap-hirap. Hindi tayo nalilate sa school. Pero pag sa church, minsan nalilate tayo. Amen? Nag-i-struggle tayong bumangon every Saturday and Sunday morning para maka-attend tayo sa simbahan. Pero pag papasok tayo sa school, isang alarm lang, gising na tayo. Kamusta ang bunga ng kaligtasan sa'yo? I believe if you have to weigh things out, kung merong dapat mas matimbang, yun dapat yung bagay na para sa Diyos. Why? Because these things na meron tayo sa mundong ito are just temporal. But the things we're doing right now is eternal. And so, that should given much importance, mga kapatid. Yung bagay na pang-spiritual at eternal. The working walk. Verse number 10. Ephesians chapter 2, verse number 10. It says here, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them." We are His workmanship. Pag sinabing workmanship, it means masterpiece. Sinabing masterpiece, ito yung bagay na talagang pinag-isipan, na talagang dinisenyuhan, na talagang pinaganda. Why? For a purpose. At yun ang ginawa sa atin ng Diyos. Remember Apostle Paul, yung acknowledgement niya sa Diyos? Ano sabi niya doon? "And I thank Christ Jesus who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." Why? Because God has a purpose to Apostle Paul. And so He also has a purpose to us. Kaya nga ako naniniwala, kapatid, na kung ikaw ay totoong ligtas at Kristiyano, dapat at least meron kang ministry na hinahawakan sa simbahan. Dapat at least meron ka man lang ginagawa para sa Diyos. Hindi ka lamang dapat regular attender, hindi ka lamang dapat regular attender sa mga gantong gawain, kundi dapat mayroon kang particular na ministry na ginagawa sa Diyos. Why? For you are God's workmanship. You are God's masterpiece. Kapag ikaw kaya ay i-display ng Diyos, are you going to be appreciated? Ma-appreciate ka kaya? Halimbawa, picture ko, masterpiece. I-display natin dito. May magpapapicture man lang kaya dito? Wala. Amen? Alam ko naman yun eh. Wala. Di ba? Si Army. Bakit? Eh, kilala niyo ako eh. Now, dalihin natin sa Diyos. Since na tayo ay workmanship, since na tayo ay masterpiece ng Panginoon, kapag ikaw kaya ay dinisplay ng Diyos, halimbawa, ikaw ay daladala ng Diyos sa napakaraming tao, ikaw pa kaya ay magiging kapansin-pansin? Dahil alam ng mga taong nakatingin sa iyo na may ginagawa ka para sa Diyos? Mahirap sa atin. Taga-upo lang tayo. Taga-tango. Taga-amen. Taga-sang-ayon. Yun lang. Ang daming pwedeng gawin sa loob ng simbahan. We are God's workmanship because God knew that there's something in us. Sapagkat meron sa atin na gustong gamitin ng Diyos. Hindi mo ma-develop kasi hindi ka willing on the first place na ipagamit ang buhay mo sa Diyos. Kaya hindi mo ma-discover. O yung iba nga dito, talaga namang hindi mga singer.
Hindi naman talaga tayo mga singer, pero since na pinapagamit natin sa Diyos, oh, ang ganda. Amen? Nadi-discover. Why? Kasi ipinapagamit sa Diyos. The working walk. Remember, mga kapatid, ha? Hindi tayo gumagawa ng mabuti sa para tayo maligtas. Gumagawa tayo mabuti sapagkat tayo ay ligtas na. Manifestation ng kaligtasan ang good works. At sana mga kapatid, we should always be appreciative na merong mga ministry na available na pwede tayong maging kabahagi. Mahirap kasi sa atin eh. Ang gusto nating mga ministry, yung bang mapapalakpakan ka, yung bang talagang ma-appreciate ka. Pero sana, whatever ministry na ipagtiwala sa atin ng Diyos, let us be faithful on doing these things. Not only the working walk, let's have Ephesians chapter 4, verse number 1. It says here, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Now, the word worthy comes from a word that means to balance the scales. Sabing worthy, it means to balance the scales. What Paul is saying here is this, let your walk balance with your talk. Let your walk balance with your talk. Simple stated, we are called upon to be what we claim to believe. Again, we are called upon to be what we claim to believe. Tayo dapat yung mga tao na ipinapamuhay kung anong sinasabi natin. At kung anong sinasabi natin, yun din dapat ang ipinapamuhay natin. Kasi ang madaming mga tao ngayon ang galing magsalita, galing mag-advise, galing mag-preach. Pero yung reality, yung katotohanan ay hindi mo naman talaga makita sa kanila. Amen? Why? Because they are not walking worthy of the vocation wherewith they are called. Ito mahirap. Too many believers claim to believe on things, yet live another. Para bang, sabi nila, magtitiwala ako sa Diyos. Magtitiwala ako sa Diyos. Pero sa puso nila, talagang word na sila. Parang baliktad ang sinasabi nila sa kung anong laman ng puso nila. Amen? Na mahirap. Ay, hindi yan uulan. Magsusolving tayo. Huwag tayo magdadalang payong. Mga ganun pa eh. Ay, umulan. Oh. It says here, only one whose life balances is worthy of the name Christian. Kaya mga kapatid, magiging maingat tayo sa buhay na ating ipinapamuhay. Sana yung sinasabi natin ay talagang nakikita sa atin. Amen? Pag nag-encourage ka na magbigay, dapat una kang giver. Pag nag-encourage ka na manlibre, dapat una kang nanlilibre. Diba? Pag nag-encourage ka na mag-basketball, dapat una kang magyaya sa basketball. Pag nag-like ka, automatic yun, dapat kasama ka namin sa basketball. Walang urungan, amen? Why? Because you are walking worthy of the vocation wherewith you are called. Vocation yun eh. And I believe pastor would agree. Vocation yun, yung pagbabasketball. Hindi nga lang yun highest vocation. Hindi nga yun yung highest calling. Amen. Amen. The worthy walk. Kapatid, sana yung paglakad natin ay talagang is something na malulugod ng Panginoon. Hindi lamang tayo lumalakad, kundi lumalakad tayo because we are trying to be worthy of the vocation given by Christ. Not only the working walk, not only the worthy walk, let's have chapter 5 of Ephesians, verse number 2. It says here, and walk in love, as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor.
Hindi lamang working walk, hindi lamang worthy walk. We should also have the wonderful walk. Wonderful walk. Paul tells the Ephesians that their lives are to be characterized by love. Pagmamahal, o ang buhay natin ay dapat characterized by love. Jesus said that love was to be the earmark or the defining trait of his disciples. Dapat yun agad ang makikita sa mga disipulo ng Panginoon. Sa mga taong nagsasabing tumanggap sa Panginoon, dapat yung pag-ibig ang unang makita. In John chapter 13, verse number 35, Brother John, if you can flash it. But this shall all men know that ye are my disciples. Sa papaanong paraan? If ye have love one to another. Ito dapat yung earmark. Ito dapat yung defining trait. Ito dapat yung pagkakakilanlan ng mga disipulo. Ano po yun? That ye have love one to another. The wonderful walk. We know that this refers to God's kind of love. And how do we define God's love? Pag sinabing God's love, it is a love that is unconditional. It is the love that is unconditional. O yung bang regardless of. Yun yung pag-ibig na tinutukoy dito. Na mahal kita kahit ano paman. O mahal kita maging sino ka man. In other words, it means to love someone in spite of what they are, what they have done, or what you know about them. Yun ang totoong pag-ibig. Yung pag nalaman mo kung anong uring taong to, and yet, naibig mo. Yun ang totoong pag-ibig. Yung kapag itong taong to may ginawa sa'yo, but still, mahal mo. Yun ang totoong pag-ibig. Madaling umibig kapag, mutual yung feeling, no? Madaling umibig kapag mahal mo ako, mahal kita, kasi yun lang. Napakababaw. Pero ang totoong pag-ibig is something that is acceptable. Yung bang tatanggapin mo, ano pa man uring tao ka. It is love like Jesus, as spelled out clearly in 1 Corinthians chapter 13. Alam mo kapatid, considering God's love, talagang mahihiya tayo minsan. Especially kapag alam mo sa sarili mo na meron kang inaayawan na tao. Paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos? Pero alam mo kasi sa puso mo na meron kang taong hindi mo kayang mahalin. O minahal mong minsan. Pero ngayon hindi na. Hindi, totoo to. Para sa akin to. Alam mo, hindi mo maiiwasan sa buhay talaga na meron kang makakatampuhan, makakagalit. Amen? Pero sana, kasi yun ang earmark natin eh. Yun ang identity ng totoong tumanggap sa Panginoon. Yung pang meron kang pag-ibig na pwedeng ipakita in spite of, regardless of. Amen? At ang totoong pag-ibig makikita mo, not when everything is smooth. Makikita mo ang pag-ibig, totoong pag-ibig when conflicts arises. Kapag yung conflict, kapag may problema na, kapag merong sitwasyon na hindi na maganda, dun mo makikita ang pag-ibig. Now, this love should be evident in our lives in three areas. Ano po yun? Number one, love for the Savior. Yung pag-ibig natin sa Diyos. Kung totoo talaga tayong lumalakad sa pag-ibig at kung totoo talaga tayong tumanggap sa Panginoon, then we should have this love for the Savior. Matthew chapter 22 verse number 37. Ano sabi dito? Matthew chapter 22 verse number 37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. So anong reservation mo dito? If this love requires your soul, your heart, and your mind, anong reservation mo dito? And how can you love God? Mamamahal natin, masasabi natin at maipapakita natin mahal ang Diyos kung mahal natin ang mga taong nakapaligid sa atin.
Not only love for the Savior. Number two, love for the saint. Yung bang sa mga kapatiran. Sabi ng Biblia, as ye have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto the household of faith. 1 John chapter 3, verse 14. Let's have this another verse. 1 John chapter 3, verse number 14. It says here, we know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Or in other words, sino mang hindi mahal ang kanyang kapatiran ay hindi ligtas. Abideth in death. Kaya mga kapatid, kahit ano pang nagawa niyan, kapatid mo yan sa Panginoon. Patawaran na kayo. Pag uwi kong Pilipinas, magpapatawaran na rin kami. Why? Because our love should be evident by our love towards our saints, the saints. Not only love for the Savior, love for the saint. Number three, love for the sinner. Love for the sinner. Matthew chapter 22, verse number 39. It says here, and the second is like unto it. Thou shall love thy neighbor as thyself. Ano daw yung una? Love the Lord with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ano yung second? And the second is like unto it. Thou shall love thy neighbor as thyself. Kaya dapat kung anong pag-ibig meron ka sa sarili mo, yun din dapat yung pag-ibig na ipinapadama mo sa ibang mga tao. Kaya ang pagmamahal, wala dapat pinipili. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapatiran, at pagmamahal even sa unbelievers. Number one, the working walk. Number two, the worthy walk. Number three, the wonderful walk. Number four, the witnessing walk. The witnessing walk. Verse number 8 of chapter 5, Ephesians. It says here, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Kapatid, look at here. Note the contrast in this verse. Ano po yung unang sabi dito? For ye were sometimes darkness. Pag sinabing were, it is something that already happened. Were. Past tense yan ng... Sir Gomer, past tense ng ano yun? Ang were. When? Nakaidlip. Look at the contrast in this verse. For ye were sometimes darkness. So it means, galing ka na doon. Yung nga sasabi ni Sir Alex kanina, nakaupo ka na dito, ang problema mo, bumabalik ka pa dito. Nakaupo ka na sa kaliwanagan, ang problema mo, bumabalik ka pa sa kadiliman. It says here, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. So from past, we will see here the present. That we are now in the light of the Lord. And so, ano dapat gawin natin? Walk as children of light. Lumakad tayo tulad ng mga anak na nasa kaliwanagan. Our whole nature has been changed, and we are to live that change out before a world trapped in darkness. Verse number 5. Chapter 5 of Ephesians, verse number 15. So ano nga po yung una? The working walk. Number 2 is the worthy walk. Number 3 is the wonderful walk. Number 4, the witnessing walk. And number 5, the wise walk. Verse number 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. The word circumspectly means accurately, exactly, or diligently. Paul's call is for believers to walk with their eyes open. We are to watch each step we take, looking diligently for the snares of the devil.
Amen? Because in 1 Peter chapter 5, verse number 8, we will see what kind of adversary we have. That he is even like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kaya nga mga kapatid, we should always be careful sa mga bagay na ating ginagawa. Yun yung sinasabi dito ng isang preacher kanina, nalimutan ko lang, yung pag-click mo, dami mo nang pwedeng makita. Lumakad tayo dapat, hindi lamang lumalakad, kundi lumalakad ng may karunungan. The wise walk. Alam mo, pwede kang mamuhay na hindi, pwede ka kasi maging Kristiyano na para bang Kristiyanong come what may. Yung kung ano na lang. Yung bang sasabihin mo sa sarili mo na, anyway, ligtas naman ako eh. Anyway, sa langit naman ako pupunta eh. So this is the way I want to live my life. Madaling sabihin yan eh, kapatid. Pero kung ganyan yung prinsipyo mo, then you are not wise. You are not walking wisely. At ang Bible is very clear. We have the Bible, we have our pastor, we have all the resources for us to be reminded, for us to be guided on how to walk wisely. And sana mga kapatid, gamitin natin ang mga resources to so that we will see ourselves walking in the light. So that we will see ourselves walking wisely. So, kamusta ang paglakad natin mga kapatid? Kasi darating yung time na magsusulit tayo sa Panginoon. The Bible says, the time will come that every knee shall bow and every tongue shall confess before the Lord. Now, ang tanong ko is, kapag dumating yung panahon na yun, kapag dumating yung pagsusulit natin sa Diyos, ano kayang buhay ang pwede nating sabihin sa Diyos? Will God appreciate us? Are we pleasing God the way we live our lives? Kamusta? Anong buhay ang maipapakita natin sa Diyos? I hope that this short message somehow reminds us that meron lang tayo isang buhay. And so, sana ang buhay na ito'y makita natin, ipinapagamit natin sa Diyos. Let us close in prayer. Panginoon,